Hola, it's Isha. So, kung bago ka lang sa video na to, please do hit the subscribe button and the bell button beside it to get notified every time na magpo-post ako ng bagong video. Hindi kasi ako nakapag-intro all throughout the vlog, kaya ako rin ginagawa itong sit-down video. Kasi for sure, marami magtatanong regarding dun sa process kung paano kami nakapag-enroll for free diving. So, yung free diving lesson namin, kinuha namin siya sa Free Dive Tribe PH. So, ililink ko yung page nila on the description box below. Ilalagay ko rin siya somewhere here sa screen para makita nyo. So, first step namin is nag-message ako sa page nila asking for available schedule. And then, hiningi nila yung names. Tapos, ang pinaka-main requirement lang nila is your vaccination card. So, kung hindi ka pa vaccinated, go magpa-vaccine ka na. And your valid IDs. Next is transportation. For transportation naman, nag-carpool na lang kami. Pwede naman mag-commute sa PTEX, kaya lang to save us from the hassle ng pag-commute. And para less exposure na lang din, nag-carpool kami. So, ang maganda lang kasi yung Free Dive Tribe, nag-offer sila ng carpool. Since taga Las Piñas kami, yung pickup location namin is sa Star Mall Alabang. Pero meron din sila sa Shaw and sa Bikutan. By the way guys, huwag kayong mabother dun sa tan line ng mukha ko. Nagka-tan line yung mukha ko dahil sa mask during dive. Naglagay naman ako ng sunblock, kaya lang wala. So, sobrang exposed sa araw, hindi talaga kinaya ng sunblock. Ano pa ba yung mga kailangan malaman? Price! So, pinaka-importante yung price. Yung total lahat-lahat ng nagastos namin is almost 4,000. 3,000 kasi yung diving lesson at saka accommodation and food. So, yung 3,000 included na dun yung food nyo na breakfast, lunch, and dinner. So, yung breakfast nyo sa first day, hindi siya kasama. Bumili kami ng, nag-offer sila dun ng bacon, tocino, with egg yun. So, that's 125 pesos. Tapos, yung lunch, dinner, tapos yung breakfast and lunch the next day, kasama na siya dun sa 3,000. Kasama na rin yung accommodation. So, yung kinuha namin, yung tipi, yung para siyang tent na wooden. Good for 3 na tao siya. May mga types of accommodation sila. Yung tipi, yung nasa headquarters, yun yata, yung dalawa. Yung headquarters, yun yung sa baba pa, malapit na sa dagat. Yun yung may mga air-conditioned na room. Kaso, kinuha namin yung tipi kasi, since tatlo lang kami, kasi yung mga air-conditioned room, sharing siya. So, parang yung bed, yung nire-rent mo doon. Kinuha namin yung private room kasi gusto nung kasama ko private kasi mga humihilik sila. So, ayaw nila maka-istorbo. Ang problema lang kasi yung tipi, nasa taas siya. So, parang mag-hike ka pataas. Tsaka, paggaling ka sa dagat after mo mag-dive, yun lang yung pagod. Pero okay naman kasi mas comfortable, tahimik yung place at saka malamig siya. Tapos isa pang concern ko noon is kung may saksakan. Pero meron, may extension wire sa loob, pwede ka mag-charge. Tapos mayroon din namang kainan na doon. Tapos CR. Yung CR lang nila is sharing siya na CR. Tapos open shower, tapos yung pinakang toilet na sa may pintuan. And sa baba, pag bumaba ka naman ng headquarters, meron din silang parang restaurant nun. So, if you have any other questions pa, comment nyo na lang. I'll try my best na i-answer siya. Which is, i-answer ko talaga siya para malaman nyo, tsaka matry nyo siya. And by the way, guys, I would highly recommend na i-try nyo siya. It's very liberating and at the same time, nakakatuwa lang sa feeling na mag-try ng something new like that. Lalo na yung parang extreme. Up to the point na alam mong uncomfortable siya. Pero yun yung best feeling yung na-conquer mo yung uncomfortable. Ano ba? Very therapeutic siya. After nga ng dive, sabi namin ni Lamigo, parang hindi na namin makikita yung dagat the same way. Kasi after mag-dive, parang nandun na yung feeling na gusto mong lumangoy. Gusto mo sumisig. So, yun. It's very fun. So, I would suggest na i-try niyo siya. Please. Kaso ba't tigit-tigit isya? Ah, hindi ko alam na rin ah. Pagod na ako nung ginagawa ko yan. Sinabon lang ko isya, sorry ah. Wala kang choice. Ah, hindi makakaya.
Ito yung ilong mo din. Tangos na ilong mo. Kano yan, Liza? Paganto? Sige, tanggalin mo. Ito lang yung shell niya. Parang ano. Ah, okay. Tanggalin mo. How are you, baby? Okay, yan lang. Hindi ko inukasan yan. Update. So, nandito na kami ngayon sa Camp Tribe. Dito sa Camp Tribe. Free Dive Tribe. Dito sa Mabini, Batangas. Yun. So, 7:47 na. And magsa-start na kami. So, yung start kasi, So, magre-register ka. Tapos, susukatan ka sa fins. Kasi may sizes pala siya. Pati yung mask and snorkel. Pero kami kasi, ni Lauren, may dala kami. So, si Miko lang yung gumamit ng mask and snorkel nila. Tapos, after nun, parang lecture. Parang short lecture tungkol kung paano yung gagawin. And then after nun, sa practice na dun sa dagat na mismo. Hindi ako makapag-update kanina kasi, ewan ko, nahihiya ulit ako mag-vlog. Madaming tao actually. Medyo madami. Akala ko konti na kami. Pero since mas maluwag na ngayon yung quarantine, siguro mas gusto na ng tao lumabas. True, ano, shoulder test. Ayun, so kung hindi nyo alam, na-aksidente si Nico. So, na-dislocate yung shoulder niya. Tapos ngayon, syempre magsiswim siya. And doon matitest talaga kung gano'ng ka-stable na yung balikat niya. Kinakabahan ako, na-anxious ako. Kasi hindi ko alam, ang fear ko talaga yung baka hindi ako umahon, paakyat. Pero syempre, dagat yan. Iaahon ka, aangat at aangat ka. Pero baka alam mo yun, yung biglang ako yung iba, palubog. Na-anxious ako yung pressure kasi sabi syempre mas malalim, mas mataas na yung pressure. So hindi ko alam kung kaya ko yung pressure, yung pain sa ears. So we shall see later. Yun nga, ang daming tao actually. Naglalakas ako lang ako ano, 1.5 coke? 1.5.
Morning! Day 2 namin and last day. Sino ba yan? Dito sa camp. Tapos ngayon, wala nang... Wala nang dagat. Wala nang dagat. So, hindi na kami tuturuan. So, more on ano na siya. Parang fun dive na lang. Kanya-kanya na. So, bahala na guys kung makabalik pa. Sa... Kanya-kanya with coach. Kanya-kanya with coach. So, yeah. Para lang mas ma-enjoy na yung dagat. Kasi kahapon, puro turo pa kung paano yung gagawin. So, hanggang 12:30 lang kami dito kasi 12:30 check out na yun.